Inaasahan na ang mas pinabuti at pinaunlad na pamumuhay at ekonomiya sa BARM. Ito ay dahil ilang kasunduan ang nilagdahan kahapon na magtitiyak sa supply ng enerhiya sa rehiyon. Ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco. By harnessing the enormous energy potential within BARM, we will reduce our reliance on external sources, mitigate the detrimental impacts of price fluctuations, and build a solid foundation for our country's energy security. Makatitiyak ang bansa ng energy security sa harap ng inaasahang energy potential sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsaksi niya sa ceremonial signing sa Malacanang sa Joint Circular Kaugnay ng Guidelines sa Petroleum Service Contracts at Coal Operating Contracts sa BARM. Tiwala si President Marcos na magbibigay ang proyektong ito ng positibong pagbabago sa buhay ng mga taga-BARM. The objectives of these guidelines are clear and they are resolute. They aim to facilitate the robust growth of the energy sector in the BARM and attract vital investments to the area. Sa tulong ng proyekto, inaasahang magkakaroon ng karagdagang energy resource center sa Pilipinas. Sunod na prioridad nila ay ang pagpapaigting sa electricity infrastructure at services sa mga probinsyang sakop ng BARM. I am optimistic that the strong collaborative relationship between the DOE and MENRE will continue as we move forward with the implementation of this joint circular. Napapanahon ito ayon kay Pangulong Marcos, lalo't may tuturing na pagsubok ang pagkonti ng malampaya reservoir at ang pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya naman, hindi anya titigil ang gobyerno sa paghahanap ng iba pang oportunidad upang umunlad ang rehiyon. Through the responsible and innovative utilization of abundant resources, we are determined to ignite profound and positive changes in the lives of our people, especially our sisters and brothers in the BARM. This initiative manifests the unwavering commitment of the Government of the Philippines and the Bangsamoro Autonomous Region to work together to sustain the dividends of the peace process. This endeavor will indeed mark a new age of development for the Bangsamoro people at a time when we are sailing across the transition period. Ang Bangsamoro Organic Law ay nagbibigay kapangyarihan sa national at Bangsamoro government na maging magkatuwang sa pagbibigay ng karapatan, pribilehyo at concessions para sa exploration, development at paggamit ng uranium at fossil fuel sa BARM. Ang Oil Exploration and Development Act ay nagpapahintulot naman sa gobyerno upang magsagawa ng exploration at produksyon ng indigenous petroleum resources. Alinsunod naman sa Coal Development Act, pinapayagan ng pamahalaan sa exploration, development at produksyon ng coal resources. Kabilang sa mga maaaring makapag-apply sa petroleum ventures ay ang mga lokal at foreign individual o kumpanya. Para naman sa coal, ang aplikante ay dapat mayroong korporasyon o partnership na mayroong nasa 60% ng capital nito ay pagkamayari ng Pilipino at nakarehistro sa Securities and Exchange Commission o isang kooperatiba na otorisadong pumasok sa coal exploration at development. Alan Francisco para sa Bayan.